Hi guys, welcome to my channel. Gusto kong i-share sa inyo itong item na to. Meron kayong matututunan dito at siguradong magugustuhan nyo to. Pwedeng-pwede nyo ring pagkakitaan. So, napinit natin. Let's start. Okay, buksan na natin siya. Nabili ko lang ito sa isang shop. Bali, na-discover ko lang siya. Ang shop na yun, dito lang yun sa lugar na yun. Ito siya. Ayan, ito, buksan na natin. Ang tawag dito ay vinyl print sticker. Yan, guys. Ganyan itsura niya. Bali, ginagamit to print sa mga damit. Kung makikita nyo, yan. Yan yung makikita nyo na mga nakaprint sa mga damit or shorts. Kalimitan sa shorts. Meron tayo ngayon ditong Adidas. May white at saka black. Yan lang. Yung kinuha ko muna kasi gusto ko lang muna siyang itry. Ang apply, papakita ko na lang rin sa inyo kung paano i-apply. Madali lang naman siyang gawin. Kahit plancha lang, pwedeng-pwede na siya. Yan, bali, mabibili siya ng ganyan. Ganyan siya karami. Yan. Ito pa yung white. So, gupit mo na tayo ng ilang piraso lang sa demonstration tsaka tutorial na rin kung paano siya i-apply sa fabric o sa tela. Okay guys, ito. May mga nagupit na ako. Yan. Pero gugupitin pa rin natin siya. Yung sakto lang, so gagamitin lang muna natin. Ganito ginagawa ko. Inaalis ko yung ibang excess na hindi naman gaano kailangan na kasi kalimitan bumabakat din yun eh sa tela. Maalis naman yun pag nilaban pero mas maganda pa rin kung pit na lang siya. Yan, ganyan itsura niya. Inugupit ko lang siya ng ganyan. Gugupitin ko lang din uli yung gilid niya. Yung iba, hindi na ito ginugupit. Basta swak na yung print, hindi na nila ginugupit. Pero ako kasi ginugupit ko talaga siya kasi ang pangit tingnan kapag may nagmamark pa yung square dun sa tela. Paano kung hindi mo na kailangan labhan pa? Nakabakat yun dun. Kaya ako ginugupit ko talaga siya. Para malinis tingnan. Okay, meron tayong dito mga kakabitan. Yan. Ang mga tela. Dito natin siya i-attach. Tapos, ito rin. Hindi ko alam pa nung tawag sa papel na to pero parang parchment paper. Mga heat resistant paper to kasi ginagamitan ko nito para hindi babad yung tela sa init ng plancha. Kuha na lang tayo ng plancha at umpisa na natin. Okay, umpisa na natin. Ito ang gagamitin kong print para dito sa puti. Gagamit din tayo nitong papel. Unang gagawin ko, paiinitan ko ng konti yung tela. Ayan, painitan ko siya ng konti. Yung sapat na, yung hindi naman sobrang init. Pag naramdaman nyo na may konting init, pwede nyo na ilagay yung print. Ayan, papatong ko naman tong papel. Para hindi masyado nabababad yung tela sa init ng plancha. Tapos, papatong ko lang yung plancha dyan. Yan, paiinitan ko lang siya muna. Yan lang muna ang gagawin ko. Lalagay ko sa number 3. Mabad lang muna konti. Check nyo rin kung mas mainit kasi mas okay at mas maganda yung digit ng print.
kailangan nakababad lang yung init doon sa ibabaw ng frame. Pwede nyo lagyan ng konting pressure, diinan nyo ng konting plancha. Makakatulong yun para print na dumikit din sa fabric habang naiinitan siya. Tansyahin nyo na lang din. Parang nakakapasong init na. Repeat-repeat lang. Gamitan nyo ng konting pressure. Ayan siya. Tanggalin na natin yung pang plastic niya. Yun. Pag maganda yung pagkakainit, madaling matanggal lang yung plastic niya. Pero pag hilaw yung pagkaluto niya, mahirap tanggalin tong parang plastic na to doon sa print. Malalaman nyo yun, pag madaling matanggal, ibig sabihin, okay na yung dikit ng print doon sa fabric. Okay, try naman natin dito sa color block. Yan, ito naman yung white, gagamitin natin. Ganun uli, painitan lang natin ng konti yung fabric, ganyan. Okay, yung init. Tapos, ilagay nyo na yung print. Try na natin tanggalin. Mas maganda kung tatanggalin nyo to, yung medyo may init-init pa siya. Mas madaling tanggalin yung plastic. Kasi pag lumamig na, mahirap na tanggalin itong nasa ibabaw ng plastic niya. So yan, napansin nyo, hindi pa siya ganun kadikit. Kaya, ibig sabihin kulang siya sa init. So ulitin natin pagka ganun. Ulitin lang uli natin yung process hanggang parang maluto siya. Okay, try na uli natin. Matatanggal na siya. Yun. Ayan, tanggalin na natin siya. Ganyan itura niya. Siya. Ayan. Pag maganda ang pagkakainit sa kanya, asahan nyo maganda yung texture ng mga gilid-gilid. Parang kapit na kapit. Okay, try naman natin itong green at itong black na print. So yan guys, ganun lang kasimple mag-attach ng mga vinyl print na to fabric gamit ang plancha. Kung interesado kayo sa mga print na ganito, meron nga pala akong shop sa Shopee. Magpo-post ako ng mga ganitong item. Pwede nyong i-avail yun doon, order na kayo. Dun sa mga susunod pa nating video na isa-share ko sa inyo. So please subscribe my channel, comment na rin kayo, like nyo na rin, at hit yung bell button para updated kayo. Goodbye!